Ang mga empleyado ang isa sa bumubuo ng isang organisasyon. Kaya naman sa papalapit na anihan ng asin sa Pangasinan Salt Center sa Barangay Zaragoza sa Bayan ng Bulinaw, bumisita si Pangasinan Provincial Administrator Melicia Patagi II para personal na kumustahin ang 74 na seasonal salt farmers. Dito, napansin niya si Armando, 56 na taong gulang, isang backhoe operator. Nakita niya ang gamit na salamin ni Armando ay kinabitan lamang ng alambre. Para magamit ko, simpre pag may chat at magkitik, mababasa ko yung litra. Nahulog, nasira, nabali yung kanya, yung ganito niya. Sina Marcelino, Jimwell at Marlon naman, nahihiyang gumiti dahil sa kakulangan nila ng ngipin. Kita man nang i-chat nga, ikantayo, i-denture na. Si Jimwell, matagal na raw niyang pinapangarap na magkaroon ng pustiso, pero dahil sapat lamang ang kinikita nito, prioridad niya muna ang kanyang mga pangangailangan. Kaya naman, ang kanilang munting pangarap, agad na tinupad ni Governor Ramon Viguico III. Si Armando, na dati ay alambre lamang ang ikinabit para magamit ang kanyang salamin, ngayon ay nahandugan na siya ng bago. Sina Jimwell, Marcelino at Marlon naman, na kung dati ay nahihiyang ngumiti at makipag-usap, ngayon ay tuwang-tuwa dahil sa kanilang bagong mga munting ngipin. Lubos naman ang pasasalamat ng mga salt farmers sa kanilang maagang pamaskong natanggap sa pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Viguico III. Tupad din po yung pangarap ko sa buhay mo. Sir, maraming salamat po sa lahat sa inyo, sir. Gumapo po ako, ma'am, nung napapustiha. So far. Maraming salamat po kay Sir Nestor Natalia at maraming salamat po kay P.A. Patagi. Sin po ang maraming salamat po kay Governor Gico. Kung hindi po, dahil sa kanila, siguro po wala po akong ngipin sa ngayon. Kaya maraming salamat po sa kanila. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.